Magandang buhay mga Repapips! Ayan, so welcome back sa aking YouTube channel. So nagbabalik tayo para sa isa na namang bike check video. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Bike Planet May Kawayan, Bulacan. Ayan, so sa mga magtatanong guys kung saan sila matatagpuan, along MacArthur Highway lang yan guys. Sa harap lang yan ng Old Station Train ng May Kawayan. So guys, magbabike check tayo dito guys. Nakararating lang yan o. Assemble lang nila na mountain bike. So tamang-tama ito guys sa mga bebe nyo. Ayan, sa mga jowa nyo. Ayan o. At lalong-lalo na sa mga inyong mga missis o yung mga commander ninyo, di ba? Mga repa pips. Ayan. So pwede nyo isama sa inyong mga rides o para payagan na kayo mag-ride sa malayo. Ayan o. Babay, checkin natin guys dito. Sunpid Estela. Kita nyo naman, pangalan pa lang, babaeng babae na. Ayan. So wala na tayong intro mga repa pips. Simulan natin ang bike check nito. So ayan na mga repa pips, so sisimulan natin ang bike check ng ating Sunpid Estela na peng girlolo. Ayan, sa para sa inyong mga jowa. Ayan, sana all may jowa. Biglang ganun eh, no? Joke lang yan guys. Sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. Ang ganda ng kulay ng frame niya guys. Parang pintura ng kotse. Promise, napakakinis ng pagkakapintura niya oh. So hindi siya halata na hindi siya smooth welding. Ayan, pag tinignan mo dito guys, nilapitan mo, makikita mo yung uod ng pagkaka-welding. Pero pag lumayo ka, oh, di ba? So halos hindi mo na siya mapapansin. Napakaganda talaga ng pagkakapintura niya guys. Para tong light, hindi ko malaman yung kulay niya guys. Parang Bianchi, Bianchi color yata to. Malapit siya doon sa color ng Bianchi. At as, sa harapan guys, lahat ng makikita natin dyan na decals, etong orange na to, makapal. Para siyang sticker guys. Pero para siyang reflector guys. So, kulay orange. Logo ng Sunpid. At kung makikita natin guys, para siyang tapered. Hindi siya tapered guys ha. Kasi para lang. Kasi meron dito naka-umbok. So straight tube yan. Yung kanyang head tube. At sinukat ko yung 120mm ang haba. Integrated ball bearing. Tapos ICR na siya guys. Isa, dalawa, at isa rito. So bali tatlo. Ang ganda oh. So kung dito pumasok sa down tube, tatlo 'yan. Dito lumabas siya nakapila. Tingnan niyo guys, so nakapila oh. Buti pa yung kable nakapila. At itong Sunpid guys, para siyang laser engraved kasi may line siyang ganun oh. Hindi ko masabi kung ano tawag dito sa pintura na to. Ayan. Dito sa ilalim flat, wala naman nakalagay na sticker. At ito guys oh, ito yung talagang pambabae na top tube. Ayan, itong pababa tapos baluktot dito. Ayan. At dito sa top tube sa ibabaw, meron siyang word na Estela. Ayan, ang ganda. Silver at orange. So yun ang ano niya, ang kulay niya. Silver, then may orange doon. Dito may nakalagay na orange, Estela. Dito sa chainstay guys, wala akong masyadong nakitang design. Pares lang yan, may bridge. May bridge dito. Then may bridge din dito sa seat stay. Meron siyang lalagyanan na tornilyo para sa bike rack natin. At ito napansin ko dito, yung seat stay niya mataas. Mataas to. Kaya naipasok yung caliper niya sa loob ng frame. Tapos meron siyang dropout guys. Ang lapad nito compared dun sa ibang frame na nakikita natin na mapabilog to. Ito kung gaano kalapad dito guys, ganun din kalapad dito. At dito dumaan yung kable ng RD. Ayan o, ganda o. By the way, highway guys, ang seat tube nga pala nito guys, ang taba ng seat tube nyo,
ay 15.5 inches ang haba. So that is small kung hindi tayo nagkakamali. At ito ay good for girls. Ayan, may drawing pa ng girls na nakikita natin, no? Good for girls, 150 to 165 centimeter ang pwedeng gumamit nito na babae. Pero pwede din to guys sa lalaki kasi yung kulay niya, oh. 'Di ba? Pwedeng-pwede rin niya sa lalaki. At tayo dito sa dito tayo ngayon guys sa ating suspension fork. Buksan tayo ilaw. Ayun, may ilaw naman pala tayo. Eh suspension fork niya guys, bakal. Yung ating arc, bakal yung crown, bakal ang lower, bakal kalyan 'yan. Coil type, manual lockout, close open lang 'yan. At syempre sa kabila, yung anyong preload. Ayan, hirap ikot nito eh. Pero naiikot 'yan, guys. Ayan. Naiikot 'yan. At syempre may sticker na Stella. Pwede niyan tanggalin 'yan, pero para sa akin, 'wag 'yan nang tanggalin. Ang ganda ko 'yan tingnan, no. Kulay orange siya, para siyang nagre-reflect. So safe na safe kayo pag nagba-bike kayo sa gabi. Exclusive use by Sunpeed. Ayan, 'di ba? Sunpeed. Dati basa ko rito, guys, Sunspeed. Nung bago pa lang ako nagba-vlog, pero ngayon tama na tayo, Sunpeed. At ang ating hubs ay alloy Lodi na ball bearing pa yan, Lodi. Quick release 2 4 6 8 10 12 14 16. Tama ba? 2 4 6 8 10 12 14 16. 32 holes ang ating alloy hubs, ball bearing, quick release, bakal lang spokes, double wall alloy na rim na may sticker or tatak na Sunpeed. Ayan. Mga 20 mm siguro yung lapad nitong double wall alloy natin. At ang gulong natin ay Chaoyang. Chong ching chong ching nga siyong wanya. Na ang sukat ay... No, wala. 27.5 by 1.95. So, fast rolling. Sabi nga nila. Yung ganitong gulong. Oh. Ang liliit ng spike niya. So, tamang-tama ito sa road, guys. Sa mga nagustong mag-exercise dyan, tamang-tama ito sa inyo. Alloy, dito sa likod, yung hubs natin, alloy pa rin. Quick release, malamang ball bearing type pa rin yan. Baka lang ating spokes. Double wall alloy pa rin sa likod na may sticker na Sunpeed. At gulong na Chaoyang na 27.5 by 1.95. Ganito yung hinahanap kong gulong dun sa nire-restore ko na trings eh. Kaya lang, hindi ako nakahanap eh. At syempre dito at sa ating cogs. Ang tahimik niya guys oh. Yung cogs niya guys ay Sunrun Index System 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed na threaded type. Kung hindi ako nagkakamali, 13, 14, 15 teeth ang pinakamaliit nito. Ayan, ito oh. So, para sa akin okay na rin to. Kasi hindi ka naman mga ngarere. Pandito-dito lang naman, no? Especially babae gagamit. Tapos yung RD naman niya guys, ito ang panalo guys, ang ganda. RD niya tourney, nakalagay guys, 6 or index, 6, 7 speed Shimano tourney. Pero kung mapapansin niyo guys, 8 speed yung cogs, tinesting ko na yan. Umokay, ang ganda ng shifting niya guys, panalo. Ang ganda ng shifting nito. Itong tourney na RD natin. At ang laki ng pulley niya guys oh. You know, napasana ulo ko dito sa RD na to guys. Ganito yung ilalagay ko sa ano ko, sa nire-restore ko na bike. Maghahanap tayo nito guys. Ang ganda, promise. At syempre sumsi na kadena. Ayan. Yung crankset natin, alloy crank arm 170 mm. Tatlo ang chain ring. Kung hindi ko lang kakamali guys, 22, 34, then 44 teeth. Baka lang chainring natin guys. Square tapered. At check natin. Ayun, sealed bearing ang square tapered natin guys. Ayan. Tinitingnan ko yung tornilyon dito eh. Ayan. At syempre ang FD natin ay Shimano tourney. Ayan. So, orig to. Kasi meron ito oh. Ayan yung tinitingnan natin guys. Para malaman kung genuine yung Shimano na FD. Meron ako nakikita ganito oh. Ayan. At meron tayo nakalagay doon dual sys index. Guys, hindi ko pa alam talaga yung dual 6 index na yan. Pa-comment naman sa inyo kung yung dual 6 index. At syempre, ang clamp natin ay alloy. Seat post natin ay alloy na may tatak na Sunpeed. 31.6. 350 mm ang haba. May setback. Ang ganda nito, guys. Ayan. Ganito naman yung gusto ko sa aking mountain bike. May setback. Straight na straight kasi yung
akin. At yung pedal natin, hard plastic. Na ball bearing type pa to, guys. Ayan, matibay-tibay din yan, guys. Matagal-tagal mong gagamitin yan. At ang upuan natin, ito pa isang kinagandahan ko dito. Ang kapal ng foam niya, guys. Ayan, oh, may hiwa dito. So, fresh na fresh. Pag naihi ka, dyan tutulo yan. At dito, pwede rin tumulo dito. Oh. Or pwede rin to singawan ng utot. Ayan. Pero talaga promise, guys, ang kapal ng foam niya, ang sarap. Sarap upan nito. Ayan, medyo makitid yung push niya at pababa. Ayan. At ang handlebar natin, guys, made of alloy. Ang stem natin, alloy din, 80mm. 680 naman ang ating stem. Parehas yan, guys, na meron tatak na sandpid. Sandpid dito. Tapos sandpid doon. Para tayong sandpid lang, ha. Ayan. At ang handlebar natin, gomang goma to, guys. Pag hinawakan mo, ayan, oh, feel na feel ko yung goma. At ito, first time natin nakakita ng ganitong hydraulic brakes, guys. Yung lever niya, oh, may tatak na mineral oil. Ano to? ANVM100. Ngayon lang ako nakakita niya. Pero kamukha siya, guys, ng hydraulic brakes na Camros. May pula dito. Kamukha siya ng Camros, guys. Three finger. Tapos ang shifter natin ay L2A3. So, doon ko na-confirm, guys, na 8-speed talaga. Kasi ang L2A3, 8-speed. Yung cogs natin, 8-speed. Pero yung Shimano turning na nakalagay natin ay 6-7. Pero upon checking, guys, upon testing, kaya din to ng 8-speed. Na, so, naku-curious ako. Paano ko nilagay sa 7? Paano kaya gagawin yung 7 yan? Ano? Pero itong sandpid na to, guys, ay ready for 8-speed na cogs, RDN, shifter. Ang ganda ng shifting niya, guys. Promise. Sinubukan ko siya kanina. Napasana ulit ako. Ang babaw ng shifting niya. At push-pull to, guys. Push-pull. Push-pull. Hindi kagaya nung L2 ko, push-push. Ayan. Ayaw ko nung ganun push-push. Maganda push-pull. Tapos merong indicator dito na 1 to 8. At sa kabila, 3 speed. Kasi naka-3-by tayo. 1 and 3. L2 rin yan. Ayan. Ang kagandahan ng ating lever, guys. Ito yata yung natatanggal. Kahit hindi mo natanggalin to. Ayun o, meron siyang pivot dito. Pivot ba tawag dun? Yung natitiklop. Ayun o. At syempre dito tayo ngayon sa kanyang rotor. Ang rotor niya is yung pangkaraniwang rotor na 160mm na nakikita natin sa built bikes. IS mount, syempre na caliper na gawa ng ANB100 ba to? Ayan, basta kamukha siya ng rope, ng ano, ng Camros. Ayan. At syempre sa kabila, ganun pa rin. 160mm na rotor. And AUV100 na caliper. Dito naman, guys, sa likod naka post mount. Nandito siya sa loob ng frame. Ayan na mga repopips ang ating bike check. Siyempre ng Sunfeed Estela. Dito yan sa Bike Planet. May kawayan brush. Nagkakalaga nga pala to, guys, ng 13,500 pesos lang. Ayan, kitang-kita niya. Ay, kayang-kaya na ito. Kayang-kaya niyong bilhin to para sa inyong jowa. Ayan, guys. Bukod dito sa bike, sa 13,500, may freebie sila na helmet at tail light. So, ready na talaga na pambiyahe-biyahe ito. Sa nga pala, guys, tumatanggap sila rito ng home credit para sa mga gustong umuha ng hulugan na mountain bike. Ayan, kung hindi ko lang kakamali, guys, 30% ang down payment. Ayan, so, kayang-kaya nyo nang bumili ng mountain bike. Dito yan sa Bike Planet, may kawayan branch na ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number at Google Maps. So hanggang dito na lang mga Repopips. Huwag kalimutan pindutin ng like, comment, and subscribe. Road to 6,000 na tayo, guys. Konting kembot na lang, guys. Aabot na tayo. Hanggang dito na lang mga Repopips. Paalam. Kita kayo sa susunod na video. Bye-bye.